Makakasama po natin ang ating kaibigan, ang group commander ng 3rd RCDG diyan po sa Tarlac, ano? Na kung saan ay siya ngayon ang bagong naitalagang group commander dahil nga nag-retire na po ang isa nating kaibigan na si Colonel Malapad. At bago na po ngayon, si Colonel Vicente Edgardo D. Ocampo. Andyan na ba, Kaira? Andyan na, pwede na. Okay, so ating makakasama ngayon, mga kapartner, ang Group Commander ng 3rd RCDG o Reserve Command Defense Group dyan po sa Tarlac, si Colonel Vicente Edgardo D. Ocampo. Magandang umaga po sa inyo, sir. Live na live po tayo sa ating programang Balita, Serbisyo at Komentaryo. At dito lamang sa ating himpilang DWEY Sunshine Radio. Si Bobby Tormes po ito. Magandang umaga po. Yes, good morning. Wala akong naririnig. Parang hindi pumapasok ata. Okay. Okay, wala. Pakiayos na lang. Medyo wala akong naririnig. Okay na? Wala pa. Wala pa akong naririnig. Good morning. Good morning po. Okay, ano naririnig po ba ako? Yan, baka pwede mong lakasan siguro. Palakasan mo yung ano, o speaker. Ako naririnig dito. Good morning po, good morning. Yes po, sir, yes. Okay, naririnig na po tayo. Okay, sir, good morning po. Yes, good morning po at sa ating pong tagapakinig at nanonood. Yes po, sir. At kami po ay napatawag dahil gusto po naming malaman ngayon. Ano po ngayon ang bagong programa, kung mayroon man, at mga plano po ninyo bilang kayo po ang bagong itinalagang group commander ng 3rd RCDG dyan po sa Tarlac o dito sa gitnang Luzon. Opo, yun nga po. Kaka-assume ko lang po last February 9. Pag-isang buwan pa lang po ako na group commander ngayon ng 3rd RCDG at sinisimula ko na po yung pag-iikot ng aming mga CDC or yung mga subordinate units ng RCDG. Kasama na rin po dito yung pagbisita dun sa mga ready reserve units natin, particularly mga ready reserve infantry battalions na under supervision ng mga CDCs. We have actually 7 community defense centers at 7 ring ready reserve infantry battalions and 1 ready reserve infantry brigade sa buong area ng Central Luzon o yung nasasakupan ng aming group, yung 3rd RCDG. So ang effort right now naman ng sa aking pamumuno ay hindi naman nagbago doon sa dating objective ng group is that is to maintain yung mobilizable force, reserve force natin para to support the regular forces as it is na meron pong pangangailangan. So ang focus po ng natin dito ay siyempre para ma-improve yung capability ng ating mga ready reserve units ay yung patuloy na pagsasanay, pagtitraining, maaring individual at saka group training or unit training. Kasama na rin dito yung sa unit training, yung interoperability training o training na tinakandak natin with the regular forces or with the maneuver forces para kasi in case po na talagang mag-integrate sila or kailangan na magkaroon ng immobilize sila, then ready sila to be integrated sa regular forces natin. Okay. Mabuti naman po, sir, at ganun po ngayon ang status dyan. Ano? At least talagang makikita natin na ang ating mga kababayan ay talagang ina-adapt na rin nila itong pagiging reservist nila. Ngunit, sir, nice lang po naming maitanong. Kumusta na po pala yung status po ng ROTC program ngayon dyan sa Central Luzon? Okay, so for our ROTC units, right now we have 27 ROTC units na nagsusupervise ng
yung mga schools na merong ROTC, kasi as we all know, optional naman ang ROTC, so hindi lahat merong ROTC units. Mm. So we have 27 out of the 252 na schools na narito sa that is private and yung state universities and colleges na narito sa Central Luzon. Ngayon continuing pa rin as I've said, malaking bagay dito yung patuloy na pagsasanay sa ating mga those who are handling the ROTC cadets. Mm-mm. So ang isa pa rin na tinitingnan namin since right now ongoing yung deliberation ng Senate on the law that will make ROTC mandatory for all tertiary at saka yung those taking up the technical and vocational or those para doon sa mga TBI na tinatawag natin, technical and vocational institutions, kasi baka makasama rin sila doon sa magkakaroon ng ROTC program for those na 2 years na courses. So, yun yung tinitingnan namin, nagpiprepare na kami for yung eventual na passing of the law. Kasi malaking, yun niya, sabi ko, from 27, mag-grow siya into 252. Mm-hmm. So, yung preparation for sa manning, malaking bagay yun, at saka yun sa facilities, yung mga tinitingnan namin right now. And of course, yun din yung tinitingnan ng higher headquarters to para naman ibababa yung support for the RCDDs or CBCs to be prepared to conduct the o yung expansion na mangyayari para doon sa mga ROTC units natin. Mm. Sir, may tanong ko lang po kasi although hindi pa mandatory itong ROTC, ay sabi nyo nga optional, pero ngayon po ba ay dumadagdag o dumadami din po ba ang mga ilang mga eskwelahan na talagang nais magkakaroon po ng ROTC unit sa kanilang mga eskwelahan? Unfortunately, meron nagano tayo, growing pa rin naman. Good. Okay, right now, tulad doon sa Aurora, we will be activating one ROTC unit doon. Nag-schedule siya sa 11. Mm-mm. And I believe meron pang isa. Ibig sabihin, sunod-sunod na. Ibig sabihin na malaki, nag-grow siya. Even though hindi pa rin siya mandatory right now, magandang, nakikita natin na if na-appreciate ng karamihan yung ROTC. Even those na, yung may mga schools nga na walang ROTC program, pero nagre-request sila ng training dito sa RCDG. Mm-mm. Yan yung nangyari nung I think 2 weeks ago. Mayroon isang school na nagkaroon immersion dito for 3 days para ma-feel daw nila yung wow. buhay ng pagiging sundalo. Mm-hmm. Talagang tinatangkilik na, sir. Okay. Yes. Okay. Yes, yeah, po. Yeah. Okay. Sir, may tanong lang din po namin regarding dito sa mga eskwelahan na talagang nais nilang magkakaroon po ng ROTC. Sa tingin niyo po ba, sir, itong mga estudyante ay talagang gustong-gusto din po nila, although ang kanilang mga presidente ng eskwelahan ang nais magkaroon ng ROTC, pero itong mga estudyante, wala bang mga ikangay resistance din sa join ng ROTC? Sa ngayon hindi ganoon vocal na yung resistance dito sa area, pero expect na meron siyempre kasi hindi naman lahat talaga gusto itong ROTC program. Mm. Pero ang in-ensure namin sa public is gagawin namin maayos yung training. Yung mga agam-agam nila ay para mawala yung worries na alam ko naman yung dahil sa mga pangyayari in the past. Mm-hmm. Na pag-aralan na namin to, na pag meron na kami mga programs para ma-prevent yung mga ganitong pangyayari ulit.
Okay, sir, kung sakaling may sa katuparan o may sa batas na nga itong ROTC, sa inyo po bilang kayo ang group commander ng 3rd RCDG, kakayanin po ba ito pag start up nito, lalong-lalo na in terms of logistics? Opo, kakayanin po yun. Kakayanin po natin. Kaya nga sinasabi ko, we're preparing for that. Although, we're looking, kasi ang sa program naman, preparation will be done this year. And then I believe meron pa rin, itetest, may pilot testing na mangyayari sa NCR. And then the full implementation will be done 2025. So we have enough time to prepare personnel kasi ang nakikita rin namin doon ito ay malaki yung magiging role ng mga officers na nasa regular units kasi sila yung susuporta doon sa program. Dito para mapunan yung manpower requirement for our ROTC units. Ang nakikita natin at is for personnel ang makukumit per ROTC unit. So, I don't think na magiging problema kasi we have our regular forces na nasusuporta at marami rin tayong mga reservists na willing to teach. Yun yung mag-a-address dun sa kakulangan ng personnel right now. Okay. Okay, sir, alam naman po natin talagang isa sa mga nais humadlang nitong pag-implementa nitong ROTC, itong mga magkakaliwang grupo. So far po, sir, wala po ba kayong mga, kung meron man, may mga ilan bang mga grupo ngayon na nag-iikot para hadlangan itong ROTC program? Dito sa ating lugar, wala pa akong na-monitor. Pero doon sa NCR naman yung very vocal sila ron. Okay. Naman, normal sa kanila yun na talagang lahat naman yata ng program ng gobyerno. Ng government o ng EFP ay kanilang, yung mga grupo na to na kanilang talagang hindi sinasangayunan. Kaya normal na mayroong mga resistance talagang katulad ng ganito. Okay, sir, may nagtatanong po, paano po daw makasali ang ating mga kababayan o mga kabataan natin na nais nilang magiging reservist o kung sakaling hindi sila nakapasa o hindi sila kapag-training ng ROTC? May way pa rin naman. Through mayroon tayong kinakandak na basic CMT. Ngayon pag graduate kayo rito, qualified na kayo to be enlisted sa reserve force. So kahit na not in school, pwede silang ma-commission or ma-enlist sa reserve force. Ang kailangan lang gawin para sa detalye, pwede nilang lapitan yung ating mga community defense centers sa we have 7, one CDC per province. At kung pwede rin dito sa headquarters ng mga pang-8 kami dito sa Central Luzon na lapitan yung headquarters ng RCDG dito sa Pasakino. Okay, sir, maraming salamat po sa inyong panahon at alam ko'y busy po kayo. Bago po namin kayo pakawalan, sir, baka meron kayong gustong ipaabot sa ating mga kababayan, sa ating mga kabataan na nais ding mag-join nitong ROTC program. Go ahead po, sir. So, yun, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa RCDG na makapagsalita ngayong umaga para may lahat din yung mga programa ng Third RCTG. Yun nga, katulad ng nasabi ko, we have 7 CDCs na pwede nyo lapitan kung gusto ninyong mag-join sa reserve force. Always ready yung ating mga CDCs to explain to you kung paano the requirements o anong kailangan natin
para magmaano tayo, ma-enlist or ma-commission yung military force. Ilo po at nagpapasalamat tuloy kami sa inyo po. Okay sir, maraming salamat din Colonel De Ocampo sir, dyan po sa RCDG at mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo sir. Maraming salamat sir.